Isang araw, gagawa nga pala ng mais con yelo. Napakadali kasi gumawa nito. Kayang-kaya mo gumawa nito kahit nasa bahay ka lang. Sakto, summer na. Pwede nyo nang gawin ngayon. Tapos napakasimple lang ng mga ingredients. Pwede nyo na i-survive ang sarili nyo gamit lang to. At ito na nga pala lahat ng kakailanganin natin. Isang latang mais. Asukal na napakamahal. Ebap na gatas. Tubig kapag nauhaw kayo. Siyempre, pinaka-importante, yelo. At ang gagamitin ko ngayon ay itong pinakamatibay na blender. Subok na subok ko na nga pala itong blender na to. Hanggang ngayon gumagana pa. Inaasahan ko nga pala na hindi niya ito madudurog. Kaya tutulungan ko na siya, dudurugin ko muna tong yelo. Dinalog ko na nga pala to sa tuwalya para hindi magtalsikan. Paghampas ko nga pala ng yelo, nasira yung dingding namin. Lagot na naman ako kay mama. Kaya guys, pupukpukin ko na lang tong yelo hanggang madurog. Dahil first time ko lang pala gumawa nito, napukpuk ko yung daliri ko. Wala na guys, bali na. Syempre, tiyarot lang. Dislocate lang naman yung buto. Kaya guys, sa sobrang galit ko, binuhos ko lahat ng galit ko dito sa yelo. Dapat ganito ginagawa sa mga taong mapanakit. At ayun na nga pala yung result, grabe, parang ni blender na. Pinong-pino, wala nang natirang malalaki. Syempre guys, ilalagay pa natin sa blender para pinong-pino. Sayang naman, nilabas ko pa yung blender kung hindi ko gagamitin. As usual, hindi na naman naka-blender. Ganito nga pala itong blender na to, kailangan pantulungan. Pero wag ka, matibay to. Kailangan mo lang na mahabang pasensya tsaka extra effort. Tapos guys, habang binablender ko nga pala, meron natulo. Ito na yata yung katapusan para sa blender namin. Hindi na nga makadurog, datulo pa. Ayaw ko siya palitan, pero siya yung nagbibigay ng reason kung bakit kailangan namin palitan siya. Tamang punas tuloy ako. Tapos ayan guys, umunti na nga pala yung laman. Kaya nagdurog ulit ako ng yelo. Akala ko ba madali lang gumawa ng mais kong yelo? Ako yung naloko sa sarili kong salita. Sumabay pa talaga tong blender namin. Halos magbakaawa na ako. Ayaw pa rin umandar. At dito na nga papasok ang pagiging kalmado ko. Kasi guys, naniniwala ako sa nadadaan ang lahat sa kalmadong usapan. O diba guys, effective siya. Ang ganda na result kasi mahinahon ako. Kaya guys, kapag meron kayo kausap na magulo, alam nyo nang gagawin nyo. Naglabas na nga pala ako ng baso kasi magpe-platering na ako. Tapos binuksan ko na to isang latang mais. Yung mantika umaapaw. Kaya hinalo ko muna para ma-distribute yung mantika. Wow, English. Pagkatapos nag-platering na ako, naglagay na ako ng mais sa baso. At guys, naparami nga pala yung lagay ko. Mabait pa ako nyan. Munti ka na nga mapuno eh. Next naman, naglagay na ako ng asukal. Munti nga lang pala yung nilagay ko kasi may UTI ako. Next naman, naglagay na ako ng mga yelo. Grabe nga guys, ang hirap magdakot ng yelo kasi pinong-pino. Kaya nung napuno ko na, lalagyan ko na ng Baguio strawberry jam. Dey, charot lang, ebap yan. Siyempre guys, konti lang yung nilagay ko kasi tipid ako. At ayan na nga pala yung final product ng mais kong yelo. Grabe guys, natatakam na ba kayo sa akin? Anyway, by the way, ang sarap ng mais kunyelo ko. Siguro ko ibebenta ko to, babayaran ko kayo ng 50. Kasi guys, ganito magiging reaction nyo kada subo nyo. Kasi guys, yung lasa niya, ang sarap, lasang mais. Kaya guys, sinasabi ko sa inyo, itry nyo to ngayon. Masarap maganito, lalo na ngayong summer. Mura na, madali pang gawin. Napanood nyo naman kung paano ko ginawa, diba? Tapos syempre, bibigyan natin si mama. Sakto, favorite nyo yung mais kunyelo. Alam ko, matutuwa siya sa akin kasi ginawa ko siya ng mais kunyelo. At kitang kita sa expression niya na nasarapan siya. At hindi niya inaasahan yung yelo, pinong-pino. Ngayon lang siya nakatiyam ng ganito. Ang laki ng yelo.